Yes, mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. And welcome po sa ating YouTube channel. Siyempre, ito na naman po ang ating Kuya Edgar, no? Okay, mga kababayan, so andito po tayo sa Bitas ngayon. Ayan, update po natin, siyempre, yung Tundominium po rito, no? Proyekto po ito ni Mayor Isko Moreno and local government po. Shout out sa ating mga OFW, sa ating mga kababayan dito sa lungsod po ng Manila. And hello po sa inyo lahat-lahat dyan, mga kababayan. Ito, bibisitahan na naman po natin itong Tundominium. Ayan, first time nating pumunta dito po sa Tundominium na to. Grabe, mga kababayan, laki na dito ng improvement talaga, no? Ito yung tinatawag na Tundominium, mga kababayan. Yes, so andito nga po tayo mismo po sa harap po ng Tundominium, mga kababayan. So you can see naman po rito na talaga pong puspusan yung pag-aasikaso po dito, no? Ay, mga kababayan, no? Talagang todo asikaso, no? Ayan. Para po sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Manila. Ayan, mga kababayan, para po sa inyo itong Tundominium na to, ang ginawa po ni Yorme. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat-lahat dyan. Ayan, so malapit na rin po ito matapos. Ayan, so isa rin to, mga kababayan, na napakalaking tulong po sa ating mga kababayan din, na alam nyo naman dati nagkaroon tayo ng pandemya. Ayan, maraming nawalan ng trabaho. So ito, malaking tulong itong Tundominium na to, kasi nga po, mga kababayan, marami ding mga kababayan natin nabigyan ng trabaho, no? Ayan, like nito, Tundominium, napakalaki. Ayan, so ayan, masasabi ko lang sa mga kababayan natin, sana po magising na po kayo. Ayan, sa mga ninira kay Yorme, ayan, good luck po sa inyo lahat. Ayan, sa mga ninira dyan kay Mayor Isko Moreno, ayan, wag lang natin pansinin yung mga yan, mga kababayan. So focus tayo rito sa mga proyekto po ng ating butihing Mayor Isko Moreno, na talaga po nga walang katulad. Imagine nyo, mga kababayan, like nito nga Tundominium na to. Ayan, kinapapansin lang po ninyo talaga is ang bilis ng pagsagawa. Ayan. And you can see naman po dito, oh. Diba? Mga kababayan, talagang ang galing talaga ni Yorme. Wala po ako masabi kay Mayor Isko Moreno, mga kababayan. Talagang siya lang po ang kumbaga, siya lang po yung nakikita nating may pusong gumawang ganito, no? Ayan, actually, mayor pa lang siya, mga kababayan, pero nakagawa siya ng ganito. Tundominium, Binundominium, bagong hospital. Ayan, nakagawa siya ng gantong proyekto. Napakalaking proyekto po, mga kababayan. Mayor pa lang yan, ha? Paano pa kaya pag nakaupo na po si Yorme? Siya na yung magiging presidente natin ngayong 2022. Edi mas marami pa siyang magagawa. No? Maraming Tundominium yung gagawin ni Yorme, for sure niyan. Maraming pabahay para po sa ating mga kababayan din, na ayan, you can see po rito yung mga bahay-bahay po rito, dikit-dikit. Ayan, mga kababayan, ayan, nakikita nyo naman. Oh, ayan, diba? Nakakaawa. Tapos tingnan nyo naman, no? Parang dugyot-dugyot dito sa may mga gilid-gilid. Ayan. So dito, pag sakali matapos na itong Tundominium na to, sakali sila yung mapalad na titira po rito, mga kababayan. Ayan. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Ayan, mga kababayan, maganda na yung tulugan nyo rito, masarap na yung pagpahinga ninyo, kasi nga po, oh, you can see naman po rito, mga kababayan, na ang lupet. At ang ganda talaga. Wala akong masyadong masabi dito, kaya proud lang po talaga ako kay Mayor Isko Moreno, dahil siya lang yung gumawang ganito. Siya lang yung may pusong nagpagawa. At napakalaking proyekto pa talaga, mga kababayan, ha. Ayan. So sa mga naninira naman kay Yorme,
And napapanood ko kasi minsan yung mga nagsasabing ganito si Yormi daw ay ang pangat niyong ugali. So hindi po yan totoo, mga kababayan. Si Yormi po ay ginagawa niya yung trabaho niya talagang ginagawa niya yung best niya para po sa ating mga kababayan, para din sa atin. Siyempre, mga kababayan, para sa atin to eh. Ako nga, kahit hindi po ako taga Maynila talaga, talaga nakikita ko yung mga ginagawa ni Yormi tsaka yung mga proseso ni Yormi, sa doon ako nabilib. Kaya ako nandito po sa YouTube para po magbigay sa inyo ng totoong impormasyon at totoong balita, kumbaga, na ganito po yung mga trabaho ni Yormi. No? At ano mga kababayan, talagang suportado ko talaga yung si Yormi. Imagine, no? New York ka lang, tas gumawa ka ng ganito. Yan. Oh, mga kababayan, dati may mayor bang nag-gawa ng ganito mga proyekto? Yan. Iba yung, kumbaga mga kababayan, iba yung galing ka sa hirap, tas iba din yung namulat ka ng maaga na meron yung mga nanay tatay mo, may pera, ganun. Pero si Mayor Escamorino talaga, mga kababayan, is galing po siya sa mahirap. So alam niya yung talagang walang wala ka. Yan. So magiging lesson natin yan si Mayor Escamorino, mga kababayan. Ayan, tingnan nyo, sino mag-aakala na maging Mayor sa Maynila dahil basurero lang siya dati, tapos kumakain siya ng mga pagpag. Ayan, tumulo kayong luha ko dun, mga kababayan, nung nagkwento siya about life niya talaga. Grabing hirap ni Yormi dyan, mga kababayan, dati. For sure, yan. Walang halong ano yan, walang halong biro yan, ha? Lahat ng mga sinasabi po niyang ating butihing Mayor Escamorino ay totoo, mga kababayan. Ayun nga sabi. Natatawa ako sa mga sinasabi ng mga kababayan din natin minsan, kasi puro drawing lang daw yan si Mayor Escamorino. So ito po, mga kababayan, si Mayor Escamorino ay ito po yung drawing niya, oh. Ang ganda ng drawing ni Yormi, no? Ilang floor to? 15 floor. Tapos may isa pa dito. 15 floor din ata to. Ayan. So sa ngayon kasi, mga kababayan, hindi po tayo pwede pumasok ngayon. Soon, hingi na po tayo ng permit po sa Manila City Hall Engineering. Kukuha tayo ng permit dun kung pwede. Makapag-update na rin po tayo sa loob nitong atong dominium na to, para makita nyo talaga yung ang ganda ng loob na to, mga kababayan. Yayamanin. Para kang nakatira talaga sa ano eh. Yayamanin nga kondominium, kumbaga, no? Talagang panalo, mga kababayan. At diba, ibang klase pag si Yormi talaga gumalaw, no? And ito mabilis na tumatapos eh. Ayan, mabilis, malapit na rin po matapos to eh. Ayan, like dun sa may binundominium. Yung binundominium kasi natin, medyo maliit yun. Ito yung napakalaki talaga tong tundominium na to. Ayan. Ay, may mga baka dito, kalabaw. Ayan, mga kababayan. Diba? Kaya ako proud na proud talaga ako kay Mayor Escamorino. Wala po talaga ako masabi. Kaya yung mga ginagawa ko naman po, mga kababayan, todo update na rin para makatulong din kay Mayor Escamorino. Dahil yun nga, ngayon sa ngayong panahon ngayon, medyo busy po ang ating butihing Mayor Escamorino. Wala na pong masyadong nag-update dito sa Maynila kung ano man yung mga project niya, kung ano man yung ginagawa niya. So kahit tayo mag-isa, mga kababayan, actually mag-isa lang talaga ako nag-vlog. At yun nga, hindi naman talaga si Reds, hindi ko naman talaga masyadong ka-close yan. Yan yung mga vlogger ni Isko, hindi ako masyadong kumbaga hindi kami masyadong ka-close. Minsan lang kami nagkakaharap. So yun nga, may mga naninira nga talaga, mga kababayan, pero wag na lang natin pansinin. Bahala na sa kanila si God. Yan, wag na tayo dumagdag dun. Tayo ay focus lang sa mga proyekto ni Yormi. Ipapakita po natin yung tama, mga kababayan.
Oh, so ito nga po. Ito nga po mga kababayan, no. Ayan, dito po tayo sa Tundominium dito sa Bitas, banda. Kaya medyo malayo-layo yung biyahe ko. Alright. So ito yung ganap dito, ayan. Napapansin nyo naman dito, malapit na rin po ito matapos mga kababayan. Ayan yung Tundominium ni Mayor Rosco Moreno na talagang pinupuspusan niya asikasuhin dito. Ayan. So ayan mga kababayan, maraming salamat po sa inyo, no, sa pagtitiwala po kay Kuya Edgar dito po sa ating YouTube channel. Ayan, syempre nagpapasalamat din po ako sa inyo, sa mga solid isko talaga dyan. Ayan, proud talaga ako mga kababayan kasi kayo mismo yung nagtutulak na sakto, nagtutulak sa akin kumbaga na magpursige niya mag-update kumbaga. Wag susuko, laban lang, di ba? Ayan, lalo na yung mga FW natin. Ayan mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat sa pag-suporta sa akin, lalo na po sa ating butihin niyo, Orme. So yun nga po, dito tayo ulit sa Betin, Tundominium. Ito yung ganap dito. Ayan, pinakita ko lang yun sa inyo kahit sa labas po tayo. O tinakita natin kung ano yung sitwasyon. So ito, tudutrabaho sila dito. Ayan, malapit na rin. Ayan, mga masilya. Masilya tawag dyan eh. Yung kulay puti na yan, masilya, nagmamasilya sila. Ayan mga kababayan. So, maraming salamat. At ayan mga kababayan, may mga lilinawin lang po ako, no? Ayan. So, may nagko-comment kasi sa akin ng mga ano, na ako din daw ay bayaran po ng ating butihing Yorme. Ayan. Ano ba yan? Ayan, mayers ko, sana nanonood ka sa akin. Bayaran mo daw ako, baka naman. Ayan, sabi ng mga trolls, binabayaran daw ako dito ni Yorme pa, ni Yorme, dahil daw hindi ako umaalis. Ayan, yung mga troll na yun, wala talaga magawa sa buhay na yan. So ako po mga kababayan, wala po talagang binabayad sa akin. Ako, umaasa po ako mga kababayan sa binabayad po ng YouTube sa AdSense, yung sweldo ko buwan-buwan. So, hindi man masyadong kalakihan, pero sakto lang mga kababayan, pangkain araw-araw, pang pamasahe araw-araw. Syempre, hindi talaga mawala yung pamasahe. Yeah, minsan nga, nag-shirt pa ako. Shirt pa sa budget kasi nga po, ang layo ng pinupuntahan ko minsan. Load ko, ganun. So, hindi po ako binabayaran mga kababayan, sa totoo lang. Talagang masipag ka talaga, may sasahurin ka, pero pag tamad-tamad ka, wala kang sasahurin. Kaya ako kahit nagsosolo ako mag-vlog talaga, kahit mag-isa lang ako nag-update, wala pa akong kasama mga kababayan like kinila ako, Kuya Reds. Kasi sila Kuya Reds talaga is marami silang mga kasama at sa City Hall. Ayan. So ako minsan din ako sa City Hall, pero hindi kami masyadong kaklose nila Reds, Louie. So ako po ay nagsosolong vlogger na talagang volunteer vlogger ni Yorme na nagpapakita po sa inyo kung ano man yung mga ganap po dito sa lungsod ng Manila. So ayan, dito tayo ulit sa Tundominium. Ayan, ito po yung ganap. Ayan, sana po nagustuhan ninyo itong ating konting kwentuhan. Ayan mga kababayan, so maraming salamat sa panonood and God bless po sa atin lahat and thank you po. That's it.